Okay, so magandang araw po sa inyo lahat at welcome back sa PinoyTechs Channel. So sa episode po na ito, ang gagawin po natin ay mag-unbox tayo ng Canon G2020. So tingnan lang natin yung loob nito at saka yung itsura ng printer. And then, ang i-emphasize ko sa video ito ay yung sa service side. Kasi, paano magpalit ng maintenance cartridge. Actually, sa totoo lang, itong model na ito, tinanggalan kami ng trabaho. Tingnan natin kung paano kami tatanggalan ng trabaho nitong model na ito. So, okay. Buksan na natin. Okay, isang set na ink. Yung black na pala nito is pigment na. And then dye naman yung color. Black and color na printhead. So, ito na ang ating Canon G2020. Pinaka-highlights talaga nitong printer na to is yung user replaceable maintenance cartridge at saka yung ink niya designated na may color coded na yung ano niya yung cap, yung takip. Yan. Yan. Tapos, yung bottle niya, hindi maari magkapalit. Halimbawa, yung yellow. Dito yung yellow, tapos ang nilagay mo is cyan or magenta. Hindi siya magkakasya. Hindi siya magfit. So, talagang ano, designated talaga yung ink niya sa bawat lalagyan. So, dito naman yung printhead, black and color. So, ito naman yung para sa black na ink. So, kita nyo yung itsura. Oh, magkaiba na sa G2010. Ayan. Ayan, meron siyang two-liner na LCD screen. And then, yung sa likod. Okay, dito sa likuran, yung user replaceable maintenance cartridge. Ito na. Isang ayan. Teka. Ayan, pigilan natin. Ayan. Konting diin lang. Ayan. So, tanggal na. Ayan. So, ganyan lang pagtanggal ng cover sa maintenance cartridge. Ayan. Tapos, ayan, pull lang. Pull. Ayan. Okay. So, ito yung dahilan. Kaya, mawawalan kami ng trabaho. Anyway, advantage talaga ito sa mga user. Kasi, no need na ipadala sa service center para i-reset o magpalit ng maintenance cartridge o yung tinatawag nating waste ink absorber o waste ink pad, kung ano man yan. Kasi kapag pinarepair mo sa service center ang isang printer na waste ink full, kahit reset lang, ang charges nyan ay nagre-range ng 500 pataas sa service center. Tapos iba pa yung maintenance o yung waste ink pad, kapag binili mo, hiwalay pa yung charges. Halimbawa, yung G2010, waste ink pad nun, siguro, nasa 500 pesos din. Plus yung service charge nila.
'di ba? So dito kasi kung titingnan niyo sa website ng Canon PH, ang presyo nitong maintenance cartridge is nasa 450 pesos. So ibig sabihin, mas makakamura ka. Tapos hindi mo na kailangang i-reset kasi pagpalit mo na nito, automatic yan, magre-reset na siya. Kasi meron ditong ano eh, yan, no? Meron siyang chip na sarili. Ayan, meron siyang sariling chip. Kaya, pag nagpalit ka nito, reset na kaagad. So, yun yung pinaka-main talaga na advantage nitong printer nito. At isa pa, dito ako bilib sa Canon eh. Meron kasi siyang warranty na 2 years at regardless of how many pages na pinrint mo within that warranty period. Ganon kaganda ang warranty scope nitong printer na to. Make sure lang talaga na original ink gagamitin mo. So pati yung printhead, kasali din siya sa 2 years warranty. So yun ang kagandahan talaga nitong printer na to. Kaya kung ako lang may budget, ito talaga bibilhin ko. Ayun. So talaga highly recommended ko itong Canon na G2020. So balik muna natin. So ayan siya. So ayun. So sana nakatulong itong tip na to para makapag-decide kayo bumili ng Canon printer. So, salamat nga pala sa Fashion Marketing Resource Inc. sa pagpapahiram sa akin ng printer na to para gawa ng tutorial. Although, hindi ko nga lang siya maitetest kasi alam naman natin, binibenta to. So gusto ko sanang sana makabili ako nito para magawang ko talaga sa ng full tutorial. Marami tayong magiging nito eh, pwedeng matutunan pag-print ng mga photo paper, tapos sa banner printing. Tingnan natin kung ano yung kakayahan talaga nito. Sana sa mga dealer diyan, supplier ng mga printer, hindi lang Canon kundi Epson, Brother, HP, sana mapansin tong channel natin para makapag-review pa tayo ng maraming printers. O, diba? Bekene man! Sige. So, yun lang muna sa ngayon. At sa mga susunod pang video, sana magkaroon tayo ng unit talaga na pwede nating i-testing. Kasi may nagko-comment sa channel natin na humihingi ng resetter. Actually, hindi na kailangan itong i-reset. Pag nag-waste ink full, bilan nyo lang yung maintenance cartridge. Reset na kagad yun. Tapos, hindi naman siya masyadong mahal eh. 450 lang eh. Based dun sa Canon PH na website. So, yun. Hanggang dito na lamang muna. See you on my next video only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye!